What's up mga kapenyo? Kamusta kayong lahat? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video about nga dito kay Rendon Labrador, no? Na kung saan eh sinupalpal niya si Pio Balbuena rito ng harap-harapan, puta. Ang lupit po talaga, taguro. Rendon Labrador po kinang isipin mo, naisip mo pa yon sa harapan mismo ni Pio, doon mo sinabi yung mga bagay-bagay na yun. Antindi mo, pero alam nyo, sa totoo lang mga kapenyo, okay naman yung sinabi ni Rendon sa harapan mismo ni Pio, no? Para at least kahit papano, natauhan etong si Pio Balbuena, no? Kumbaga parang pinamukha lang doon ni Rendon Labrador na sa susunod nagagawa ka ng cup, no? Na yung pang sariling atin naman, wag yung merong pinaggayahan. Which is totoo naman talaga mga kapenyo, no? Kasi syempre nakakahiya naman kasi talaga para sa ibang bansa, no, kung makita yung mga kababayan natin na mga ibang foreigner na may pinaggayahan yung cup na yon, 'di ba? So yun nga yung naging issue talaga dito mga kapenyo about nga yung paggaya, no, sa ibang mga cups. Hindi na naging issue yung presyo eh. Kasi sabi nga ni Pio, no, na-explain naman niya na talagang yung presyong araw ng cup eh yung mga reseller talaga yung nagbebenta noon. Which is reasonable naman yon dahil hindi naman si Pio yung nangangwarta ron. Kung hindi, yung mga reseller na tambay na mga tinutulungan ni Pio, no? So doon wala na tayong question doon at talagang ang issue na lang dito yung sinasabi nga rin nito ngayon ni Rendon Labrador na sa susunod eh wag mo na lang gayahin, no, yung sa iba, no? Gumawa ka ng sariling sa atin, no? Kumbaga, gumawa ka ng sariling design mo para tangkilikin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga tambay nga na sinasabi mo. At tara mga kapenyo, panoorin natin. Clip video lang naman to na nilabas nga ni Rendon Labrador. At tara, panoorin natin ng saglit lang to. I-display ko lang to para may remembrance. Yan, pirmahan ko po. Bakit yung ano, yung parang minapicturan, pang yung tahi sumablay? Eh, ayun nga, syempre, mga... So dito tinanong nga siya ni Rendon Labrador, no, bakit nga raw yung ibang tahi na parang sumablay. Ito yung dahilan ni Pio. Hindi na namin napansin kasi nga ang dami okay. Nakapila yan para sa iyo, bro. So kumbaga, hindi pulidong pulido ang gawa kasi sinasabi ni Pio na hindi nga raw nila napansin. Impossible naman mga kapenyo, no? Ibig sabihin nito, wala silang QC, no? Kumbaga hindi malaking kumpanya itong pinaggagawa nila Pio Balbuena. Na, no? Kasi kung malaking kumpanya to, bago lumabas yan sa mga tao, meron pa, dadaan pa sa QC yan na kung saan talagang i-check lahat yan kung pulido ba, no? So, kumbaga, paano natin magagawa talaga na pang-international itong cup na to if meron mga, mga lumalagpas na tahi, no? Gaya na nga lang ng pag-sita sa kanya ni Rendon Labrador. Eh, yun nga, ay, lagi mo sinasabi na gusto mong baguhin yung buhay ng reseller mo. Dapat yung cup, mga design mo, baguhin mo din para syempre nakakaya rin sa mga... Ayop ka talaga, Rendon Labrador. Yung tingin ni Pio, puta, parang nagulat siya sa mga sinasabi na ito ni Rendon. Eh. Na kung saan mga kapenyo, totoo naman talaga yon, no, na dapat naman talaga sa susunod baguhin mo din yung mga ano, no, yung style ng paggawa mo ng sombrero. Alam mo, sa totoo lang, marami naman pwedeng maisip, no, na konsepto para sa mga cups, no. Hindi naman kailangan gayahin yung sa ibang bansa, no, which is kahit pasibihin natin na eto pinalitan nila ng pangalan, eto pinalitan nila ng ganun, kaso yung colorway yung pagka design, halos parehas pinalitan lang ng pangalan. Kaya nga, yun yung talagang naging issue ni Pio dito. Pero sa pagbebenta ni Pio, wala tayong problema roon. Wala tayong issue doon kay Tol Pio, no? Kung ano yung gawin niya. Kasi wala naman tayong pakialam dyan. Business niya yan eh. Ang sinasabi lang ng mga tao dito, ang mga sinisigaw ng nila MG at ng kung sino-sino pa mga content creator, eh talagang ayusin, no? Kumbaga, kung gusto mo ipagmalaki yung sariling atin, eh talagang gawin mo, no? Yung kumbaga, yung talagang pinag-isipan nyo ng 100% para naman pag lumabas yan, eh sigurado ako mga kapenyo, maraming bibili niyan. Talagang baka nga tumaas talaga ang presyo niyan. Hindi yung katulad nito ngayon na merong pinaggayahan tapos sasabihin 120K, 150. Sino ba naman kuloko yung bibili noon, di ba? So ayan mga kapenyo, quick update nga lang tayo dito sa pambabalasubas nito ni Rendon Labrador kay Pio Balbuena.
Ano nga masasabi nyo dyan, mga kapenyo? Comment nyo na lang down below at lahat-lahat po yung babasahin ko. Maraming maraming salamat, mga kapenyo. Kita-kita na tayo sa sunod kong reaction videos.